الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri ay upo lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, at naway ang pagpapala, pagbati ng kapayapaan ay sumakanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ay kanyang sugo at kanyang propeta. Mga kapatid sa Islam, ako'y nagpapasalamat unang-una kay Allah sa isang pagkakataong ibinigay niya sa atin para sa araw na ito, at tunay na hindi ito mangyayari hindi ba na lamang sa kanyang kapahintulutan. Ang natalakay ni Ustad Risa kanina ay tungkol sa tauhid, uri ng tauhid. Kung mapapansin ninyo, yung mga tinalakay niya is basic ng Islam, di ba? Sino sa inyong ninakalam ng tauhid? Meron ba? Marami. At yung uri nito, may tauhid al-uluhiya, tauhid al-rububiya, at saka yung tauhid al-asma wa sifat. Mas mainam kasi yung nagdadaan tayo o di kaya nagsisimula tayo sa basic talaga na katuruan ng Islam. Ang problema sa atin, baka mamaya da'wa tayo ng da'wa, ha? Dawa ka ng da'wa doon, tapos pag tinanong ka tungkol sa tauhid, hindi mo masagot. Paano ka nagdadawa kung hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng tauhid? So ang akin, mga mahal na kapatid, ang tatalakayin ko naman, ang nakatoka sa akin na tatalakayin ay hinggil sa dalawang salita sa Arabic. Kung sa kanya is tauhid at yung mga uri nito, sa akin naman dalawa, pinagsama. Hindi ko alam kung bakit pinagsama sa akin yung dalawang topic, pero connected ata ito sa isa't isa, isa't isa. Yung topic na to, kung tauhid, ang kasalungat ng tauhid ay ship. May ano yun, may relevance, mayroon silang kaugnayan, di ba? Sa Islam kasi, kung pag-aaralan mo lagi yung kasalungat, mas madali mo siya maunawaan, di ba? Pag sinabi mong madilim, madali mong maunawaan yung liwanag. Dilim. Pag sinabi mong guwapa, merong anong kasalungat? Wala? Kung may matangkat, may banda, di ba? May malaki, may maliit. So, ganun. Sa Islam, mas madali nating mauunawaan ang mga bagay-bagay kung pag-aaral natin yung kanilang kasalungat. Diba? Katulad yan. Kasi, sa pag-aaral ng Islam, usually sa mga hindi mga marunong mag-Arabic, nire-retain namin yung mga salitang Arabic, yung masyadong ginagamit, masyadong gasgas yung paggamit nito sa Islam. Lalo sa mga lectures. Halimbawa, yung tauhid, hindi mo na kailangan i-translate yun eh. Diba? Pag sinabi mong tauhid, alam na ng tao. Kasi kung gusto mong ipaliwanag yung tauhid, kinakailangan mo pambanggitin, ito ay ganito, ganyan, pagbubukod tayo kay Allah sa lahat ng uri ng pagsamba. Napakahaba, sabi mo lang tauhid. Importante, ma-define. Para ang tao na, ang tawag dito, na nasasanay yung kanyang pandinig. So once na narinig niya yun, is madali na sa kanyang unaway kung anong ibig sabihin noon. Kagaya halimbawa ng salah, hindi mo na kailangan i-translate ang salah. Zakah, saum, hajj. Kasi ito ay, ito ay mga basic na Arabic siya, pero usually, lagi mo siyang naririnig kahit hindi ka marunong Arabic. Diba? Maliban na lamang siguro sa ibang mga lingway, pero sa Tagalog, yun ang lagi natin ginagamit. Sa Saudi Arabia, sa mga ganitong klase ng seminar, actually, minsan kinakandak namin ito 2 days, 3 days, talagang masinsinan.
ito kumbaga sa inyo, crash course lang ito. Alam niyo ang meron kaming tinatawag na daura syar'iyya. Ang daura syar'iyya, ito yung pag-aaral ng isang bagong Muslim sa amin. Kasi sa amin, proseso. Pag nag-Muslim ka, kailangan dumaan ka sa proseso. Una, at least every Friday, pupunta na ka sa office from 1 to 5. Kailangan mag-aaral ka. Susulatan namin ang amo nila. Sulatan namin lahat para mapapayag. Pagkatapos nun, i-schedule namin siya sa isang pag-aaral. May pag-aaral na yung 3 days. Doon sila matutulog, doon sila lahat. Doon sa isang lugar na yon, lahat, hindi sila lalabas. Rigid na pag-aaral yon. Na kung saan tuturuan sila paano magsala, paano magwudu, paano. Lahat. At may kasamang practical yon. Isa-isa pagsasalahin. No? Magsala ka, tingnan natin. Mula sa Fajr hanggang sa Aisha. Marunong ka na ba? Kung magsasala ka na mag-isa, alam mo na, kung hindi ka magsasala na mag-isa at kasama mo yung imam, paano, di ba? May mga ganun kaming training. Ngayon, pag nakapasa siya doon, 3 days, may mga pag-aaral na continuous yan. Meron yung tawag kaming daura syar'iyya na ginagawa naman namin every Monday at saka Tuesday. Ito naman ay ano lang, twice a week. At maano lang ito, maiksi, 45 minutes a day. 45 minutes isang subject. So sa isang araw, dalawang subject. So meron na siyang, usually nag-start kami, ang buhay kasi sa Saudi Arabia is, usually ang trabaho namin is broken time. Papasok kami ng alas 9, lalabas kami ng alas 12. At sa sobrang init nun, alas 12, alam niyo bang umaabot minsan ng 50 degrees ang init doon? Lalong tanghaling tapat. So walang taong lumalabas masyado. So pag alas 12, balik kami sa bahay. Babalik na lang kami pag lumubog na ang araw, malapit na. Halimbawa, alas 5. Alas 5 hanggang alas 9, 9:30, ganyan. So usually, nagsisimula ang karamihan ng mga nag-aaral doon sa gabi. Kasi sa umaga, meron silang trabaho. Sa gabi, libre sila. So doon sila mag-aaral. So Monday, Tuesday, nag-aaral sila ng tungkol sa pananampalataya. Dalawang subject sa isang araw. Ang subject na yan ay nahati sa apat. May tawhid, may fiqh, may hadith, at saka may Quran. Kinukuha nila ito. May limang level. Para matapos mo yung level na ito, kailangan mo mag-spend ng 2.5 years. Diba? So yung tawhid, may tawhid 1, may tawhid 2, may tawhid 3, may tawhid 4. Para makuha mo yung tawhid na yon. Baka magtatanong ang iba sa inyo, bakit tawhid lahat? Oo, tawhid yan, level 1, pero hindi yan gaya ng pinag-aaralan mo yung level 1 sa level 2. Mas advanced ang level 2. Pero tawhid pa rin ang pinag-usapan. Level 3 mas advanced kaysa sa level 2, hanggang sa level 4. So ito yung pag-aaral. Kumbaga, ang ginagawa namin sa inyo ngayon, kasi sinasamantala namin yung pagkakataon, actually wala ito sa plano namin, kaya nag-text brigade kami at nagparating kami sa inyo ng mensahe na kung po pwede ngayon at kung may time bukas, is maisagawa namin yung silsila o di kaya yung series ng pag-aaral hinggil sa akida. Dahil napakahalaga nito sa buhay ng isang mananampalataya. Yung tawhid, lalong-lalo na. Kasi kung meron man tayong pag-aaralan, doon sa Saudi Arabia, ang kinukuha ko lagi subject, tawhid. Hindi ako kumukuha ng fiqh. Kung walang kumukuha, ako kumukuha. Kasi ang tawhid, ang pinakamainam na subject na po pwede mong ituro. Diba? Kasi ang pag-aaral sa Islam, hindi pare-pareho. Yung kaalaman na pag-aaralan mo, di ba? Kaalaman tungkol sa sala, okay din yan. Kaalaman tungkol sa fasting, okay yan. Kapag halimbawa may namatay at merong naiwang kayamanan, yung pamana, yung tinatawag na wirasa, okay din yan. Pero kapag ang pinag-usapan natin tungkol sa tauhid, wala siyang kapantay. Kasi bakit? Gaya ng sinabi ni Ustad, Risa, na sa tauhid, ang pinag-aaralan natin dito, yung tatlong uri ng tauhid, di ba? Tauhid al-uluhiyya, tauhid al-rububiyya, at tauhid al-asma' wa sifat. Tauhid al-uluhiyya, ang kaisahan ni Allah sa kanyang pagka-Diyos, kaisahan ni Allah sa kanyang pagka-Panginoon, at kaisahan ni Allah sa kanyang mga pangalan at katangian.
Lahat ito ang pinag-uusapan natin si Allah. Di ba? Ang pagka-Diyos niya, paano natin siya sasambahin? Ang pagka-Panginoon niya, tungkol naman sa kanyang kapangyarihan, sa paglikha ng kalangitan, pagbibigay ng buhay, pagbawi ng buhay, ito yung pinag-usapan sa rububiyya. At yung kanyang magagandang katangian. Kumbaga sa atin sa ngayon, kapag ang isang tao na gustuhan mo at gusto mong iidolo, by the way, ang idolo is ang idols, yung pagtawag ng idol ay hindi ibinahintulot sa Islam. Sa atin, medyo pabaya tayo dyan. Nakita tayo ng isang sikat eh, lalala si Robin Padilla eh, madalas tinatawag idol. Diba? Wala tayong ibang idol. Diba? Wala tayong ibang iidolin kundi si Allah subhanahu wa ta'ala kasi siya lang ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. So, ang isang tao, kapag siya ay gustong gumaya o mayroon siyang hinangaan, pinag-aaralan niya actually pangalan ng kanyang gustong iidolo, ha? Pangalan ng kanyang mga gusto, pati pa yung favorite color, favorite food, lahat, saan nagpupunta, pati pagkilos, pati pagsalita, lahat, di ba? Ano yung mga sinusuot mula sa ulo, di ba? Pantalon, hanggang sa ano sinusuot na sombrero kung lalaki, di ba? Kasi bakit? Gusto mo siyang gayahin eh. Pinag-aaralan mo siya. So sa tauhid, ang pinag-aaralan mo lahat, mula sa simula hanggang sa katapusan, ay puro si Allah. At meron pa bang mas dadakila kaysa sa kanya? Meron ba? Pagdating sa kanyang mga katangian, meron pa bang mas dakila sa kanyang mga katangian at banal sa kanyang mga katangian na pwede nating pag-aralan? Wala. Kaya, ang tauhid, ito yung subject na kung saan hindi natin po pwedeng ikumpara. Tandaan nyo to. Kahit na ikaw ay magaling sa sala, nagsasala ka 5 times a day, pero pagdating sa tauhid, bagsak ka, walang silbi yung. Diba? Kaya pag may nag-Muslim sa Saudi, ganun kami, sa Saudi, kapag siya ay gustong mag-shahada na, o di kaya gusto niya nang mag-Muslim, ang laging tanong, tanggap mo ba si Allah bilang Diyos? Yun ang una eh. Baka mamaya, nagpapakalalim ka, ang inaalala mo, paano siya magsasala, yung tanong na, tanggap mo bang si Allah ang Diyos mo? Baka hindi niya patanggap? O di kaya, kung tanggapan niya si Allah, tanggap mo bang si Muhammad? Ay sugo ni Allah. Baka hindi niya tanggap? Nagmamakahirap ka mag-explain ng fasting kasi malapit ng mag-Ramadan. Eto si Muhammad, hindi pa niya matanggap. Sayang yung pagkakataon. Sayang yung ginagawang pagod sa kanya. Di ba? O di kaya, tanggap mo ba? Magmumuslim ka. Tanggap mo bang si Jesus? Minsan, ganito. Tricky question. Pag gusto mag-Muslim, okay. Gusto mag-Muslim, oo. Oh. Tanggap mo si Allah bilang Diyos, oo. Oh. Tanggap mo si Muhammad bilang Diyos, oo. Oh. Okay, ito ang tanong. Medyo tricky. Sa paniniwala mo, ngayon, si Jesus Christ, ano sa'yo? Si Jesus Christ, ano sa'yo? Ngayon, kung hindi mo napaliwanag ang tauhid sa kanya, bagsak. Konting sabi mo lang sa kanya, si Jesus Christ ba sa'yo is anak ng Diyos? Madali niyang sagutin yun. At hindi big deal sa kanya yun na sabihin niyang anak siya ng Diyos. Diba? Kasi bakit? Hindi mo napaliwanag tauhid sa kanya eh. Yung tinatawag na pagtanggi at pagtanggap. Mahalaga yun eh. Tanggapin mo si Allah at bukod sa kanya, itanggi mo. Tanggalin mo yun. So, siguro hindi ko kailangan pahabain yung subject tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral sa tauhid. At tumalakay tayo inshallah, gaya ng sinabi ko, ang kasalungat ng tauhid ay yung shirk. Kung ang tauhid, meron paliwanag sa tauhid na napakadali. Ano ibig sabihin ng tauhid? Minsan sa test ganun eh. Ano ibig sabihin ng tauhid? Ang tauhid ay pag sinabi mo sa akin na kaisahan ni Allah o ang pagbubukod-tanging kay Allah, ano na yun? Makbul na, pwede na. Diba? Pero pag sinabi mo sa akin, ang ibig sabihin ng tauhid ay pagbubukod-tanging sa Allah, kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa lahat ng uri ng pagsamba, di ba? Sa kanyang pagkapanginoon, sa kanyang pagka-Diyos, at sa kanyang mga banal na katangian at mga pangalan, kumpletong sagot yun. Di ba?
So ang tauhid, pagbubukod tayo kay Allah, madali mong maunawaan na ang kasalungat nito, shirk, ang pinakamalaking kasalanan. O ang pinakamalaking katuruan, tauhid. Kaya itong mga propeta, lahat ng propeta, isinugo. Kaya ang lahat ng mga propeta, isinugo dito sa mundong ito. Kaya pinadalhan sila ng mga libro, binigyan sila ng mga kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa tauhid. Sapat ng maintindihan mo na kapag ang kasalungat nito ang ginawa mo, di ba? Kapag kasalungat nitong napakalaking katuruan ito, number one na katuruan sa Islam, ang pagsamba kay Allah, ang sinalungat mong kasalanan ay yung kapantay nito, ibig sabihin, napakatindi ng kasalanan na magagawa mo rito. Kasi bakit? Ito yung number one sa ating katuruan, tawin, tapos yung katapat niya na kasalanan ang gagawin mo, so, napakalaking kasalanan. Kaya nga, minsan, hindi sila makapaniwala, bakit ang Diyos ninyo, mga Kristiyano ganun, bakit ang Diyos ninyo, hindi niya kayang magpatawad ng shirk? Bakit yung ibang kasalanan? Kasi sa kanila, mas matindi pa yung kasalanan ng pagpatay. Alam niyo? Ano sa kanila yun? Brutal sa kanila yun? Pagpatay, mamatay ka. Bakit yung shirk hindi mapatawad ng Diyos mo? Bakit yung pagpatay? Kasi hindi nila naunawaan ang konsepto sa atin sa Islam. Ay, wala naman silang pakialam sa kanilang pananampalataya. Tingnan mo na lang kung paano nila bastusin ang kanilang pananampalataya. Di ba? Nung nakaraan, kumain kami dun sa downtown. Sa downtown, ano yun? Parang simbang gabi ata yun. Kumain kami ng mga street food dun eh. Tapos, meron kaming sinusundan na isang ali. Meron siyang daladalang ano. Alam niyo, Santo Niño, parang plastic siya na ano. Binibenta niya yung juice niya. Diba? Daladala niya sa likod niya. Inaalok niya ang mga tao sa harap ng simbahan, ha? O, bilhin na kayo ng Diyos. Diyos namin. Diba? Yung Diyos nila, pwede mong tawaran. Anong gusto mo? Medyo mahal-mahal konti. Diba? Sipin mo, ganun sila mambastos sa kanilang Diyos. Diba? Yung ganung klase ng pambabastos sa Diyos, okay lang sa kanila yon. Pero pagpatay, brutal sa kanila yon. Nakakita na ba kayo ng picture ni Jesus Christ na nagba-basketball? May hawak na bola? Nakakita na kayo? Meron! Punta ka doon sa Baclaran. Ako, matagal akong tumira sa Maynila. Punta ka sa Baclaran, lahat ng uri ng Diyos. Ha? Mula sa maliit na Diyos, gusto mo yung pocket Diyos lang, yung medyo pwede mo isukbit ba sa wallet mo, meron Diyos silang gano'n. Diba? Suma, malaki-laki ng konti, medyo mahal nga lang yun. Gusto mo yung suot niya ay medyo mamahalin. Ganun sila. Wala silang pakialam. Blasphemy. Di ba? Diyos nila nagdadrive ng jeep. At ang moto, sakay na. Papunta ng paraiso. Sakay ka na. Jeep ang ano. Merong gitara. Ganun. Sinasayad ko yung mga example na to dahil ito, ganun sila magpahalaga sa kanilang hindi pala magpahalaga. Ganoon sila magbaliwala, maglapas tangan sa kanilang Diyos. Samantalang ito yung pinakamalaking kasalanang itinuturing natin sa Islam. Diba? So ngayon, ang shirk, kung ang pagbubukod tayo kay Allah, tinatawag na tauhid, ang shirk naman, ito yung paggawa mo ng katambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Shirk. Ashirku billah. At ang shirk, meron siyang kahulugan sa lugha. Ang lugha is linguistically. At meron din siyang kahulugan sa sharia, syara'an o istilahan. Kasi sa pag-aaral lagi ng, ano nyo lagi ito, tandaan nyo lagi ito, sa mga terminologies na ginagamit sa Islam, lalo na Arabic siya, lagi meron dalawang pagpapaliwanag. Ang tawag dito is yung tinatawag na lugatan, linguistically, papaano siya inuunawa kapag pinag-usapan natin yung language ng Arabic o sa lingwahe, at syar'an. Ang syar'an naman, kung papaano siya inuunawa sa syari'a natin. O may ibang term dito, hindi siya syar'an, tinatawag siyang istilahan. O pareho lang yun. Syara'an o istilahan, pareho lang yun. Ibig sabihin,
Kumbaga sa lugatan, sa linguistic, titingnan mo sa dictionary. Kumbaga sa atin eh, kapag halimbawa gusto mo malaman ang kahulugan nito, punta mo ang dictionary. Di ba? Malalaman mo ang kahulugan niya. Pero ito, papaano siya dinidefine ng batas ng Islam sa sharia natin? Tauhid. Meron siyang lugatan, may istilahan. Ang shirk din, meron din siyang lugatan at meron din siyang syar'an. May linguistically meaning siya at meron din siyang pang-sharia na meaning. So ano ang ibig sabihin ng shirk lugatan? Sino nakakaalam sa inyo? Bibigyan ko ng ano? DVD? Wala akong DVD rito eh. Sino nakakaalam sa inyo ng kahulugan ng shirk lugatan, linguistically? Meron? Hindi nga? Pagtatambal? Ano ba? Sa mga sisters, meron ba sa inyo nakakaalam sabihin ng shirk? Huwag kayong mahiya, hindi naman tayo ano dito. Hindi naman tayo namamahiya ng tao pag mali ang kanyang sagot. Sige nga, anong ibig sabihin ng shirk linguistically? Ha? Ang shirk, ang ibig sabihin ng shirk lugatan, linguistically, ito yung paggawa mo ng paglalagay mo ng alam sa Arabic may tinatawag na sharika. Ang sharika is ito yung tinatawag na corporation o yung isang kumpanya, maraming may-ari ang tawag dito. Parang yun nga, sharika. Ang tawag sa Arabic noon, sharika. Kasi maraming nagmamay-ari, parang may shareholder, kumbaga ganun. Ang tawag doon, sharika. Diba? Kaya lahat ng ano doon sa Saudi Arabia, pag nakita niyo yung kanilang ID, sharika ganito, sharika ganyan, kasi corporation yun. Nagmamay-ari nun, hindi iisang tao. Marami sila. Diba? Kumbaga sa tawhid, ano yung sabihin ng tawhid? Lugatan? Linguistically? Kaisahan. Pag sinabing kaisahan, ang katapat niya is? Pwede mo sabihin, kung kaisahan to, hindi karamihan, padamihan to. Ibig sabihin dito, sa linguistically, ito yung gumawa ka ng, ibig sabihin ng, yung marami. Meron kang kakahati, meron kang katulong, kaagabay dyan, sa isang bagay na yan. Yun tinatawag na shirk. At yung share, pwedeng gamitin siya na hindi lumalabas na masama. Pag ang ginamit mo at ang iyong gustong palabasin ay linguistically, walang problema doon. Diba? Pwede mo, kasi masamang sabihin mo, mushrik ka. Diba? Ang share, yun yung salita. Pero yung taong gumagawa ng share, ang taong sa kanya ay mushrik. Diba? Sa banal na Quran, marami kayong mababasa niyan, marami kayong marinig, mushrik. Mushrik kapag isang tao ang tinutukoy na lalaki. Pero kapag ang babae naman ang tinutukoy na nagsishir, gumagawa ng shir, ang tao sa kanya ay mushrika. Dadagdagan mo lang ng konting ano. Mushrik, mushrika. Kapag maramihan naman, isa lang yun eh. Ganun sa Arabic eh. May dual pa nga eh. Ha? May tinatawag na mushrikun, depende sa gamit, at mushrikin. Parehong ginagamit yon sa pangmaramihan. Mushrikun o mushrikin. Sa babae naman, kapag marami sila, kanina mushrika, di ba? Mushrika. Sa pangmaramihan naman na babae, dadagdagan mo lang, ng papahabain mo lang ng konti yung mushrika, yung A, at lalagyan mo sa dulo ng T, nagiging mushrikat. O, marami silang mga mushrik. Sa banal na Quran, marami kayong mababasa niyan. Innal muslimina wal mu'minat. Parang hindi ko maalala yung mga aya. Pero marami kayong mababasa sa banal na Quran na nagsasite ng mga salitang mushrikin at saka mushrikat. Di ba?
So ang linguistically meaning niya, yung gumawa ka ng katambal, partner, di ba? Ano naman ang kanyang sharia, syaraan, pagdating sa shirk? Ang sabi ng mga scholars natin, of course, marami itong definition at pinapaliwanag ito ng mga scholars natin ng iba't ibang pagpapaliwanag. Pero dito, sa isa sa mga babasahin natin, sabi ni Ibn Sa'di, isa ito sa mga pantas ng Islam, sabi niya, hakikatu shirk ay yu'bad, ay yu'badul makhluk kama yu'badullah aw yu'azzam kama yu'azzamullah aw yusraf lahu naw'un min khasa'is ar-rububiyyah wal-uluhiyyah. Ito yung pagpapaliwanag ng isa sa mga pantas natin na si Ibn Sa'di. Sabi niya, ang katunayan o ang katotohanan hinggil sa shirk, ito ay ang sambahin mo ang nilikha kagaya ng pagsamba mo kay Allah. Anong ibig sabihin nun? Ito yung syaraan, ito yung papaano natin kinikilala o di kaya iniintindi ang shirk. Ito yung katulad ng pagsamba mo sa nilikha gaya ng pagsamba mo kay Allah. Halimbawa, pinakamadaling halimbawa niyan, kung ikaw ay sumasamba kay Allah sa pamamagitan ng pagpapatirapa, kapag ang isang bagay o isang tao o isang nilikha nagpatirapa ka sa kanya na katulad ng pagpapatirapa mo kay Allah, nakakagawa ka ng shirk. Nakuha niyo? Hindi lang sa pagpapatirapa ang sabi dito. Sabi niya, aw yu'azzam kama yu'azzimullah. O hindi kaya dinakila niya ang isang nilikha gaya ng pagdadakila niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Marami itong nakagawa ng ganitong tao, yung mga tao na nagdadakila sila. Dinadakila nila ang mga bagay-bagay dito sa mundo gaya ng pagdakila nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun, shirk yun. Yun ang pinaka pangunawa natin sa ating batas sa Islam, sa sharia natin. O di kaya, sabi dito, ang ialay mo, yusraf lahu naw'un min khasaisi ar-rububiyya wal-uluhiyya. O hindi kaya, ibigay mo, itangi mo sa isang nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, itangi mo sa kanya, gawin mo siyang katangian ng ibang nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga katangiang para lamang sa kanya, mula sa kanyang pagiging Diyos at mula sa kanyang pagiging Panginoon. Anong pinagkaiba ng uluhi at rububiya? Halimbawa, sabihin natin halimbawa, si Allah kabilang sa kanyang mga katangian bilang Rab natin, tagapaglikha natin, Panginoon natin, ang tinatawag na salitang Al-Khaliq. Narinig niyo na yung salitang Al-Khaliq. Ito ay isa sa mga pangalan, katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. At the same time, pangalan na rin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya meron kayong mababasa ang maririnig na ang pangalan niya, Abdul Khaliq, di ba? Sino sa inyo Abdul Khaliq dito? Meron ba? Wala. Di ba? Abdul Khaliq. So katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, ano yung sabihin ng Al-Khaliq? Siya ang tagapaglikha. Katangian ito ng pagiging Panginoon niya, para maintindihan ninyo. Once na ang paglikha, na ang may kakayanan lang at may katangian lamang si Allah, sinabi mong ang ibang nilikha ay kaya ring lumikha ng ganun, halimbawa, ang lumikha ng langit at lupa ay si Allah. Pag sinabi mong ang lumikha ng langit at lupa ay ang Santo Niño, yun ang ibig sabihin nun. Nagiging shirk ang pagbibigay mo sa kanya ng katangian na yun. Sapagkat sino bang lumilikha ng langit at lupa at may likha ng langit at lupa? Kaya bang likhain ng Santo Niño yun? O kahit siya ay propeta, ang propeta walang kakayanang lumikha maliban sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Diba?
Walang kapangyarihang magagawa ang isang propeta maliban na lamang kung ipagkakaloob sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang ibig sabihin ng shirk. O di kaya yung uluhiya. Ano ibig sabihin ng uluhiya? Ito naman, may kinalaman sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah, sinasamba natin, di ba? Pinag-aalayan natin ang lahat ng uri ng pagsamba natin. Ibig sabihin, kapag tayo nananalangin sa kanya, Ya Allah, biyayaan mo po ako at bigyan mo po ako ng anak. Ya Allah. Ito, marami to. Marami sa mga tao to. Diba? Pag sinabi mo, O Allah, biyayaan mo po ako ng anak, itinatangi mo kay Allah na siya ang nagbibigay ng anak. Katangian niya yun eh. Kasi siya yung ating Diyos na sinasamba. Pag sinabi mo sa ibang tao yun, sa ibang nilikha yun, halimbawa, katulad sa, kayo ba yung nakapunta na sa Ubando, Bulacan? Yung nakapunta na sa Ubando, Bulacan. Doon naman sa Ubando, Bulacan, kapag ang isang tao, wala siyang anak, di ba? Wala siyang anak. Gusto niya magkaanak. Ano gagawin niya? Doon, mag-aalay siya ng, ewan kung ano yung aalay niya, at kasabay ng pag-aalay, sasayaw siya. Ha? Eh, kasama yung panalangin na bigyan mo ako ng anak. Eh, syempre, alam naman, gusto mo magkaanak eh. Kasabay ng pag-alay mo, yung panalangin mo dun sa Santa Ata, parang babae, na ikaw ay magkaroon ng anak. Once na yun ay ginawa mo, sinabi mo, Oh, Birhen Maria, puno-puno ka ng grasya, bigyan mo po ako ng anak. Pag ginawa mo yun, nakakagawa ka ng isang malaking kasalanan at ang tawag dun ay shirk. Yun natin inuunawa yun. Mga katangian o mga kapangyarihan na si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nagtatangi at itinangi mo sa iba, lumuhod ka sa ibang tao, lumuhod ka sa ibang nilikha bukod kay Allah, humiling ka ng mga bagay na ang nagbibigay lang si Allah, halimbawa yung ulan, sino mang nagbibigay ng ulan? Si Allah. Hiniling mo sa ibang tao, o hiniling mo sa ibang nilikha, shirk ang tawag to. Diba? At napakatindi ng kasalanan ng shirk. Subhanallah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna allaha la yagfiru ay yushraka bihi wa yagfiru ma duna dalika limay yasha. Ito, karamihan ng mga nagdadaawa na nagsasabing daya, dapat kabisado nyo ito. Diba? Kung kabisado ninyo yung tinuro sa inyo dito nung nakaraan na wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diba? Pina-assignment sa inyo yun. Nakabisaduhin nyo na ang sinabi ni Allah, hindi ko nilikha ang mga tao at mga jinn maliban na para sa pagsamba sa akin. Ito rin, kabisaduhin ninyo. Kasi bakit? Ito yung unang yung, bukod sa tauhid, ito yung papaliwanag nyo sa tao eh. Yung alin? Yung kadilakaduhan ng shirk na ginagawa nila. Bakit mo ba sila gustong pag-muslimin? Ba? Bakit mo ba sila yayain sa Islam? Dahil sa tauhid. Dahil sa ginagawa nila, mali yun. Yun ang kaput-put na kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung shirk. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ Ito naman, kabisaduhin nyo. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ Kabisaduhin nyo to. Tunay na si Allah, لا يغفر, hinding-hindi magpapatawad, na siya ay tambalan, ay يُشْرَكَ بِهِ, siya ay tambalan, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ Ngunit ang ibang kasalanan, bukod dito siya shirk, ay maaari niyang patawarin sa sino mang kanyang naisin. Ibig sabihin nun, kung gumawa ka man ng kasalanan, as long as hindi yan shirk, may posibilidad na patawarin ka ni Allah sa kabilang buhay na hindi kanya pinaparusahan. Maaari. Bakit? Si Allah maabagin, maawain. Pero once na ang ginawa mo, shirk. Excuse me. Kaya nga, ang mga mushrik, wala na sa kanilang litis. Alam niyo ba yon? Once na ang isang tao, mushrik, namatay. Ngayon, namatay. Wala nang lilitis, walang litis-litis sa kanila. Anong lilitisin sa kanila? Ha? Wala na. Alatul, sabi nila sa Arabic. Diretso sa impyerno. Ano pang lilitisin sa kanila? Ginawa nila shirk. Diba? Mushrik.
Subhanallah. Kaya, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapatawarin niya ang mga kasalanan na yan. Pero huwag niyong isipin na ganun kadali ang pagpapatawad ng ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng kasalanan pinapatawad ni Allah. Take note, dito sa lupa. Kaya nga, katulad ko, Christian ako dati, nag-Muslim. Pinatawad ni Allah yung aking magiging Christian dati kasi nagbalik Islam ako. Nagtawba ako, bumalik ako sa kanya. Pero yung mamatay ka, na ang tangan-tangan mo pa rin paniniwala ay paniniwala ng Kristyanismo, yun ang kasalanan hindi niya patatawarin sa kabilang buhay. Dito may pag-asa ka. Huwag niyong isipin na hindi ka patatawarin ni Allah. Patatawarin ka niya dito sa lupa kapag ikaw ay nagbalik loob sa kanya. Maliban na lamang kapag ikaw ay naabutan na ng mga sitwasyon na kahit buhay ka pa, hindi ka niya tatanggapin. Alam niyo yung dalawang sitwasyon. Kung di ako nakakamay, tatlo o apat na sitwasyon. Ang tao, kahit na siya ay magbalik loob kay Allah, hindi na siya patatawarin. Alam niyo ba yung sitwasyon na yun? Apat-apa o tatlo yun. Ang natatandaan ko lang dalawa. Ha? Sino yung makakasagot? Sige nga, bigyan niyo ako ng konting sagot. Ano yung dalawang sitwasyon? Dalawa lang, yung naalala ko. Sitwasyon na yun na kung saan kahit magtauba ka, hindi ka natatanggapin ni Allah. Kahit magsisi ka, hindi ka natatanggapin. Ha? Ha? Hindi nyo pa narinig? Naku, sinasabi ko na nga ako eh. Nagdadawa kayo, hindi nyo pa narinig yung mga ganyan. Diba? Ano yun? Una, kahit magtauba ka, kapag ang araw lumubog na sa sa silangan at sumigat na sa kanluran, nabanggit mo ba yun? Once na ang araw sumigat na sa kanluran at lumubog sa silangan, nabaliktad, naabutan ka ng ganong klase ng panahon at gusto mo magtauba kay Allah, hindi ka niya tatanggapin. Halas, kasi bakit araw na ng paghukom yun? Ngayon ka palang magtatauba. Di ba? Yung pangatlo pala, natatandaan ko na. Yung pangalawa, yung tinatawag na yung khuruj ng dabba. Yung paglabas ng dabba. Meron kasing sinasabi sa Arabic na dabba. Ang dabba, isa itong uri ng beast. Isang uri ng hayop na kung saan, kapag lumabas ito, isang sign ng araw ng paghukom to, major sign. Pag lumabas itong dabba na ito, meron siyang daladalang stamp. Oh, yung stamp na to, yung stamp ni Sulaiman. Yung stamp na yan, ang nakalagay dyan, i-stampa niya yung isang Muslim. Muslim ka? Muslim. Kafir ka? Kafir. Lahat ng kanyang masalubong. Muslim ka? Pak. Kafir ka? Pak. Antayin nyo bang masalubong yung si Dabba, yung beast na yon, para istampang kayo? Pag nangyari yon, kahit magtauba ka, naistampang ka na ng kafir, wala ka eh, may stamp ka na eh. Silyado ka na. Diba? Huwag nyo antayin yun, kasi bakit? Magtauba tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala habang may pag-asa pa. Sabi ka nila, habang buhay may pag-asa. Hindi lahat ng habang buhay may pag-asa. May buhay, pero wala ka ng pag-asang magtauba at hindi ka natatanggapin ni Allah. Yun yung mga pangyayari nyo. Pangatlo, kapag ang isang tao naghihingalo na, alam nyo yung naghihingalo, yung malapit ng mamatay. Sabi kasi ng mga scholars natin, ang tao kapag malapit na siyang mamatay, darating sa kanya yung anghel, di ba? Anghel ng kamatayan at yung isang anghel na kung saan may daladala ng kanyang pambalot. Pambalot, kung siya naman ay papupunta sa paraiso, pambalot galing sa paraiso at panghugas galing sa paraiso. Kung siya naman ay impyerno, pambalot galing sa impyerno at panghugas galing sa impyerno. Yun. Ang tao, kapag malapit na siyang mamatay, 50-50 na, nahihingita-ngita niya na yung kanyang pahihinatnan. Di ba? Ano niya na yan? Kumbaga, nakikita niya na yung kanyang patutunguhan. Kaya ang tao, magmamadali, magtatauba siya dyan. Pero pag dumating yan, sitwasyon na yan, kahit magtauba ka, sabi ni Propeta Muhammad, Inna Allah yatubu li abdihi ma lam yugargir. Yun yung isang nas ng hadith na yun, kung di ako nagkakamali. Sabi ni Propeta Muhammad, tunay na pinapatawad ni Allah ang tauba o tinatanggap ni Allah ang tauba ng isang tao, malam yugargir. Yung yugargir, isang term sa Arabic yun na
ang tinutukoy doon yung parang yung kanyang hininga, nandito na sa sa kanyang liig, sa lalamunan niya, lalabas na. Malam yugargir. Sa Arabic, pag nakaintindi kayo ng Arabic, masya napakaganda. Anong sample nito? Alam niyo may kwento ni Musa at saka ni sinong kalaban niya? Kalaban niya. Sinong kontra niya doon? Si Pharaoh. Si Pharaoh. Si Pharaoh, di ba, ang kwento is kinuha ni Musa yung Bani Israel, tumawid sila ng nahati sa pamamagitan ng kapahintulutan ni Allah ang dagat at nakatawid sila, di ba? Nung tumawid sila, hinabol sila ni Pharaoh. Di ba? Ngunit nung si Pharaoh at lahat ng kanyang mga sundalo ay nasa kalagitnaan ng dagat, inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang dagat mula sa pagkakahati nito ay bumalik sa kanyang orihinal na kanyang kalagayan. At dito nalunod si Pharaoh. Nung malapit nang malunod si Pharaoh, dito, malapit na siyang mamatay, dito, ang sabi niya sa Quran, sabi niya, al-an. Sabi niya, al-an, sabi niya, ngayon, naniniwala na ako sa Panginoon ni Harun at saka ni Musa. Ngayon, sabi niya, naniniwala na ako. Magtatawanan na siya. Naniniwala na ako. Al-an, amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Maniniwala na ako sa Panginoon ni Harun at saka ni Musa. Nung narinig ni Anghel Gabriel yung panawagan na ito ni Pharaoh na ang pagpapakahulugan dito nagbabadya na siya ay magbabalik loob na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi si Anghel Gabriel, subhanallah, isang dakilang anghel na kung saan binigyan siya ng kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nung narinig yan tinig ni Pharaoh, alam niya kung sino yung tinig na yun eh. Sabi niya, sino yung tinig na yun na kung saan hindi man lang niya kailanman naringgan ng papuri kay Allah at pagsamba kay Allah. Ngayon, parang nagsisisi na. Si Anghel Gabriel, nung narinig niya yung pangalan na ito at nag-aalala siya na baka makapagtawba pa si Pharaoh. Mula sa pinakamataas na langit ay mabilis na bumaba mula sa kalangitan hanggang doon sa tubig. Nag-dive, papunta doon sa tubig. Hanggang sa pinakailalim, kumuha si Anghel Gabriel ng lupa sa kailaliman ng dagat at inilagay sa bunganga ni Pharaoh para hindi makapagsalita. Kasi baka makapagsalita man ang la ilaha illallah si Pharaoh. Unfair naman yun. Buong buhay niya, sinamba niya yung kanyang sarili at nagkangin ang kanyang pagiging Panginoon. Tapos ngayon, magtatawba ka? Hindi, unfair ka. Anghel Gabriel ang gumawa sa inyan mula sa kaitaasan ng langit, pumunta pa doon. Gumawa ng nilagay si pinasakan ka. Kasi bakit? Sobrang sama mo. Hindi ka dapat na binibigyan ng pagkakataong makapagtawba. Yung pangatlo, kung hindi ako nagkakamali. Kaya, bukas ang pintuan ng tawba ni Allah subhanahu wa ta'ala sa shirk, sa anumang kasalanan. Maliban sa tatlong ito, yung pang-apat hindi ko na matandaan. Pag may nakakaalala sa inyo, sabihin nyo. Para bigyan natin ng premyo. Assignment yan, hanapin nyo yung pang-apat. Diba? So, subhanallah, ang shirk na ito ay hindi talaga pinapatawad ni Allah. Hindi niya pinapatawad. Kapag namatay ka na, dito patatawarin ka ni Allah. Hanggat hindi pa nangyayari yung tatlo na yun. Pagsikat ng araw sa kanluran, paglabas ng daba, yung may stamp, alam mo yung daba na yung beast na yun, hindi mo alam, sabi sa description, hindi nyo alam kung saan ang kanyang unahan at ang kanyang likuran. Sabi ng Propeta Muhammad, hindi mo alam kung anong kanyang harapan o kanyang likuran. At ang kanyang buhok, hindi napakahaba. Kaya nga, sa sobrang haba ng kanyang buhok, hindi mo alam kung nasaan ang kanyang likuran. At nagsasalita, kinakausap ang mga tao. Mushrik, kafir ka, pak. Muslim ka, pak. Yan ang ginagawa. At kapag lumubog na yung araw sa, ay yung malam yugargir, hanggat hindi pa siya naghihingalo, patatawarin pa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ganun ka katindi ang shirk na ito, kaya naman si Allah subhanahu wa ta'ala nagpadala ng mga propeta para ang mga tao balaan.
Huwag kayong gumawa ng shirk. Huwag kayong magtambal kay Allah. Dahil ito yung pinakamalaking kasalanan. Diba? Innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Tunay na sino man ang mag-shirk kay Allah ay ipinagbawal sa kanya ni ang amoy ng paraiso. Amoy ng paraiso, hindi mo maaamoy kapag nag-shirk ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lain ashrakta layahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Kapag nag-shirk ka kay Allah, nagtambal ka sa kanya, lahat ng ginawa mong kabutihan, kahit gaano karami ka pa yung kabutihan na ginawa mo, yan ay mawawala ng saysay. Salamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bilang pagpapatuloy po sa ating tinatalakay na shirk, ay nakuha na po natin ang linguistical meaning ng shirk at ang kanyang syar'an o istilahan, ang kanyang pagpapaliwanag o ang meaning niya ayon sa pag-unawa sa Islam, sa sharia natin. Nakuha na rin po natin ang mga iilang kahalagahan ng tauhid na may konektado siya sa shirk na kasalungat nito at gaano kadelikado ang shirk. Ngayon sa mga scholars na ating sa mga scholars natin is hinahati nila ang shirk, may tinatawag na anwa'u shirk o yung uri ng shirk. Ang uri ng shirk ay tatlo. Hindi pala dalawa. Para madali. O tatlo. Tatlo, dalawa. Sino ba ang nakapag-aral dito? Siguro baka ang nabasa ninyo tatlo, sasabihin ko ngayon dalawa, baka mali ako. Yan ito yan. Bilangin niyo kung ilan ha. May tinatawag na shirk, ash-shirk al-akbar. Tama ba yung pinag-aralan niyo sa sinasabi ko? Baka nagkamali. Ash-shirk al-akbar. O di kaya shirkul akbar. Ito yung shirk na akbar. Pag sinabi natin Allahu Akbar, ano yung sabihin nun? Oo. Dito hindi great ang ibig sabihin nito. Kasi shirk nga eh. Paano man naging great ang shirk? Ang ibig sabihin nyo dito yung malaki. Kasi sa Arabic, depende sa kanyang paggamit eh. May tinatawag na kabir. Pero kung mas malaki, kasi ibig sabihin kasi ng kabir is malaki. Akbar, mas malaki. Great o greater, parang ganyan. Shirk akbar, malaking shirk. Para mas madali nyo maunawaan. Malaking shirk. Yun ang una ha. At bibigyan natin ng kahulugan mamaya yan. Bago tayo magtapos, inshallah. Kasi sumisilip na yung stud natin. May shirk ul asgar. Ha? Shirk al asgar. Ito naman, from the word sagir. Sagir is maliit. So, madali maunawa. Shirk ul akbar, malaking shirk. At shirk ul asgar, maliit na shirk. Kaso may pangatlo. Yun yung tinatawag na shirk ul khafi. Actually, nakakategorize siya sa maliit na shirk. Shirk ul khafi. Ang shirk ul khafi ay ang khafi, ibig sabihin nun, ito yung lingid. Ano yung lingid? Nakatago. O, yan yan. Lingid na shirk. So, meron palang lingid na shirk. Ito kasi ang delikado sa atin. Baka mamaya nakagawa tayo ng shirk na hindi natin nalalaman. Kasi bakit? Baka yung shirk na ginagawa natin kabilang sa shirk ul khafi. Yun ang delikado. Yung panahon ang sabi ng Propeta Muhammad SAW, ang pinakaitatakot ko sa inyo, ang shirk ul khafi. Baka yun ang nagagawa natin, delikado. Diba? So, ang shirk ul akbar, ito talaga ang pinakamatinding shirk. Kapag sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na shirk sa Quran, diba? Shirk. Pag sinabing shirk talaga na ang tinutukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala dito, ito yung shirk na malaki. Katulad dito sa sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na sino man ang magtambal sa kanya ay hindi niya patatawarin. Anong shirk ang tinutukoy niya dito? Malaki o maliit? Malaki. Hindi pwedeng maliit. Diba? Anong pinagkaiba ngayon ng maliit na shirk at malaking shirk? Ang maliit, ang malaking shirk, ito yung shirk o pagtatambal kay Allah na kapag ginawa mo, ang taong gumawa nito itinuturing na nakagawa ng zulm,
ng pinakamalaking kasalanan ng pang-aapi, pang-aagrabyado. Kasi ang inagrabyado mo dito, si Allah. Alam mo yung isang tao, pag kinuha mo ng karapatan, inagrabyado mo. Dito, kapag ikaw ay nag-share kay Allah, ang pinaka-tawag sa'yo, nang-aagrabyado ka, pero hindi sa tao, nang-aagrabyado mo si Allah. Yung Diyos na lumikha sa'yo. Kasi bakit? Ibinasambahin mo siya, sinamba mo ibang tao o ibang nilikha niya. Ang shirk na malaki, ito yung shirk na nagpapalabas sa tao sa Islam. Once na isang tao nakagawa ng shirk, labas na siya automatically sa Islam. Once na isang tao nakagawa ng shirk, habang buhay siya sa impyerno. Khalidun mukhalladun finnar. Siya ay panghabang buhay sa impyerno. Habang ang isang tao nakagawa ng shirk, pinapawalang saysay ang lahat ng kanyang mga ginawa. Nakuhan yun? Kapag siya ay nakagawa ng shirk, pinapawalang saysay ni Allah ang lahat ng kanyang mga ginawa. Isipin mo yun. Halimbawa, ikaw ay gumawa ng kabutihan sa loob ng 100 years. Pero in a minute, nakagawa ka ng shirk, yung 100 years mo na yun. Magwawala, mawawala na parang bula. Totoo. May mga kwento, kaso di ko na ikwento sa inyo. Mahaba kasi mga kwento na yun eh. Nag-aaralan kasi ng matindi yun. Mga athar mula sa mga kwento ng ating mga salafus salih, yung ating mga naunang mga scholars sa Islam. So, habang buhay siya sa impyerno, ni ang amoy ng parais hindi niya maaamoy, nasisira ang lahat ng kanyang mga gawain. Diba? Automatically sira ang lahat ng kanyang gawain kapag namatay siya. Labas na siya sa Islam. Kapag siya ay namatay, nang labas na sa Islam, ibig sabihin nun, hindi siya pwedeng ilibing sa ating libingan. Diba? Lahat na ng batas na may kinalaman sa hindi Muslim, hindi natin siya pwedeng i-apply sa bilang isang Muslim. Diba? Mayroon kasing iba pang mga batas tungkol sa murtad. Alam niyo yung murtad? Hindi kabilang sa mga sa topic na naibigay sa atin dito yon. Pero ang murtad, ito yung pagkatapos mong mag-Muslim is babaliktad ka sa Islam. Oo. Muslim ka na ngayon. Bukas sa Arabic may sinasabi silang kida-kida. Ha? Pag nag-Muslim, sinasabi namin lagi, lazim sida, mati kida-kida. Meron na. Hindi mga kapag-abroad sa inyo. Natutuwa kayo sa salitang yon. Pag nag-Muslim ka daw, dapat straight. Hindi dapat naiguliko. Sida ka lang, straight. Yung sabihin nun. Okay? So, ang Sherpul Asgar, hindi siya nakakapagpawalang bisa sa iman. Asgar ay maliit. Akbar, malaki. Asgar, maliit. Kapag nagawa mo yung Asgar, hindi ka lumalabas sa Islam. Hindi ka rin habang buhay sa impyerno. Hindi rin masisira. Yung Sherpul Asgar, nasisira niya yung gawain niyo na particular na ginawan mo ng shirk. Pero hindi lahat ng gawain mo. Yung particular yung nagawain na yun. Halimbawa, ang shirk, mamaya bibigyan natin mga example, inshallah subhanahu wa ta'ala. At ang shirkul khafi, ito yung lingid. Hindi mo alam kung ano yung klase ng, sabihin ka, gaano katindi ang shirkul khafi na ito. Bigyan natin ng halimbawa. Ang malaking shirk, ang halimbawa niya, madali lang. Nakikita mo yung mga taong sumasamba sa ribuldo, yun ang shirkul akbar. Pag ang isang tao sumamba sa ribuldo, shirkul akbar. Kasi bakit? Ginagawa mo na ang Diyos ang ribuldo. Kapag ang tao sumamba sa pera, shirkul akbar. Kapag ang tao sumamba sa kapangyarihan, katulad ni Firaun, sabi niya, nag-angkin siya, ana rabbukumul a'la. Ako ang inyong Panginoon. Sino sinamba niya? Sarili niya, makapangyarihan siya. Sabi niya, yung ilog na yan, ako nagpapadaloy dyan. Sabi ni Firaun, kaya ganun ang galit ni Anghel Gabriel. Di nung siya ay magtatawba? Sana? Hindi. Hindi ka karapat dapat sa tawba. Diba? Kapag ang isang tao sumamba, albawa, kasi maaari ang isang tao sumamba ng mga nilikhang bukod pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maaaring yung katulad halimbawa ng mga ibang pananampalataya, di ba? Ributo, maliliit, may rosaryo, may picture. Pag yan, sinamba mo, ang tawag sa'yo ay mushrik. Labas ka na sa Islam. Yun ang shirkul akbar. Ang shirkul asgar, ano naman ang halimbawa nito? Meron sa inyo nakakalam? Kasi dito nakakapagpalabas sa Islam eh.
Ang shirk al-asgar, may tinatawag na shirk al-zahir at shirk al-khafi. May shirk na tinatawag na lantad dito sa asgar. Asgar, ang asgar, under ng asgar, yung lantad at saka yung lingid. Yung lantad ay nahahati sa dalawa, yung kauli at saka yung amali. Shirk sa pamamagitan ng salita at shirk sa pamamagitan ng gawa. Paano magkakaroon ng shirk sa salita? Diba? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang bumunta sa isang manghuhula. Diba? At siya ay sino man ang pumunta sa isang manghuhula, tunay na siya ay nakagawa ng faqad kafara aw ashrak. Siya ay nakagawa ng shirk o kufur. Dito yung shirk na to na sinasabi ay shirk lang na maliit. Kapag pumunta ka sa manghuhula pa lang, pumunta ka pa lang ha, maglalakad ka pa lang, sasakay ka pa lang, pupunta ka pa lang kay Madam Auring, halimbawa, papahula ka, kapalaran mo. Diba? Hindi pa shirk na malaki yun, hindi ka pa nilalabas sa Islam. Pero hindi natatanggapin si Alin sa'yo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong sala ng 40 days. Shirk na maliit yun, pero hindi ka pa lumalabas sa Islam, Muslim ka pa rin. Ang problema, kapag pumunta ka sa manghuhula, nagpahula ka ng kapalaran mo, di ba? At sinabi sa iyo, sa araw na to, maswerte kapag ikaw ay magsusuot ng puti. Naniwala ka. Kapag naniwala ka na ron, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Once na ikaw ay naniwala na doon, ikaw na ay nawawala sa Islam. Parang hindi mo na paniniwalaan kung ano man ang ibinaba na Islam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So delikado 'yon. 'Di ba? Yung sa salita, sa gawa, madali lang sa salita, halimbawa, sasabihin mo sa isang tao sa isang narration ng hadith, sinabi ng isang tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 'di ba? Sabi niya, "Masha Allahu wa shi'a." Sabi niya, kung anong ginusto ni Allah at ginusto mo o Propeta Muhammad. Nagalit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagalit siya na namulay yung mukha ng Propeta Muhammad. Sabi niya, aja'altani lillahi niddan. Ginawa mo ba ako katambal mo kay Allah subhanahu wa ta'ala? Di ba? Kaya naman, sabi ni Propeta Muhammad, sabihin mo, masha Allahu wahda. Oh, kung anong ginusto ni Allah at pagkatapos, ginusto ni Propeta Muhammad. Yung may pagkatapos, hindi yung at. Diba? Pagkatapos, hindi yung at. Kasi pag-at, parang kapantay sa salita yun. Yung shirkul khafi naman, shirkul khafi, ito yung katulad halimbawa ng pagpapakitang tao. Gumawa ka ng isang bagay na kung saan ang ginagawa mong bagay na yan ay pagpapakitang tao. Ano ba yung pagpapakitang tao? Halimbawa, magsasala ka na yung sala mo na yun, sa niya mo, yung tinatawag na niya, yung niya mo na yon na ang sala mo na gagawin ay para sa bossing mo kasi nandun sa harapan ng linya, itong kamagsasala sa katabi niya, di ba? So ito yung uri ng shirk. Shirkul Akbar, inshallah, kung meron kayong time, pag-aralan nyo pa, i-search nyo siya inshallah subhanahu wa ta'ala, kung meron kayong mga internet o di kaya mga libro na tumatalakay sa mga talakayin ito. Shirkul Akbar, malaking shirk. Shirkul Asgar, maliit na shirk, at Shirkul Khafi, yung lingid na shirk. Ngayon, yung subject na pangalawang itinawa ka sa akin ay yung tinatawag na kufur. Yung kufur naman, ito naman yung ang relevance dito sa shirk, ang kufur is yung disbelief o hindi kaya yung hindi mo paniniwala. Iba to eh. Iba yung naniniwala ka kay Allah, tapos gumawa ka ng katulad niya, iba yung hindi ka naniniwala sa kanya. Iba yun. Parang tinatakpan mo yung katotohanan. Yun ay sabihin ng kufur. At ang kufur, meron din tinatawag na kufur akbar at kufur asgar. Malaking kufur at maliit na kufur. Ang kufur akbar ay nahahati naman ito sa akbar, yung malaking kufur, ay nahahati sa, hindi ako nagkakamali, 6 o 7.
Una, yung tinatawag na kufur at takdhib. Kufur na pagpapasinungaling. Ito ang pagpapasinungaling nito, pinapasinungalingan mo kung ano man ang binaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Quran saka sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang una. Pangalawa, kufrul aba wal istikbar. Ang kufur ng pagmamalaki at pagmamayabang. Ang sample natin dito ay si Iblis. Nung siya inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na magpatira pa kay kanino? Kay Adan. Sabi niya, paano magpapatira pa dyan? Nilikha mo ako sa apoy. Samantalang nilikha mo lang yan galing sa alabok. Kaya hindi siya nagpatira pa. Nagmalaki siya. So yun, nakagawa siya ng kufur. Yung kufur na yun, malaking kufur. Na kung saan nang palabas kay Iblis sa pananampalatayang Islam. Yun yung kufur aba at saka istikbar. Pangatlo, yung tinatawag no kufur al-i'rab. Ito naman yung kufur ng tinatawag na pagtanggi. Diba? Iba yung pagpapasinungaling eh. Pero once na ang tao nagpaliwanag kayo sa iyo tungkol sa Islam tapos tumanggi siya, diba? Itinatanggi niya yung katotohanan sa kabila ng napakalinaw na pagpapaliwanag mo. Yun tinatawag na kufur. Hindi ka naniniwala sa kabila ng napakalinaw na mga ebidensya, yun ang kufur na ikaw ay tumatanggi. Ang tawag doon, kufur al-i'rab. Yung pang-apat, kufrun nifaq. Ito naman yung tinatawag na pagpapakitang tao. Tama, yung nifaq. Matatalakay yan ng isang lecturer natin, inshallah, at ang uri nito. Ang nifaq, ito yung ilantag mo yung pagiging Muslim, pero sa loob ng puso mo ay ito, matindi itong klase ng nifak na ito. Bakit? Baka kapangalan mo pa, Muhammad. Masasala, baka mas mahaba pa ang balbas sa'yo. Diba? Baka may mas maitim pa yung dito niya sa'yo kaysa sa'yo. Diba? Pero yung pala, yung kanyang puso, punong-puno ng galit. Bakit? Nilalantad nilang yung kunwari Muslim siya, pero sa kanyang puso, ayaw niya sa Islam. Yun tinatawag na kufrun nifak. Yun ang uri ng nifaq, uri ng kufur. At inshallah subhanahu wa ta'ala, ang pagtalakay sa kufur ay medyo binahapyawan lang natin dahil kasama sa ibinigay na tinuko sa atin, din natin masyadong na time management yung ating oras. So, ganun pa man, I hope na ito'y hindi naman ito isahang lecture na kung saan makukuha nyo agad lahat. Ang pag-aaral nga is tinatawag na continuous, di ba? Mula sa duyan hanggang sa libingan. Nakuha mo yung ibang kaalaman ngayon, kasusunod, hindi ka hihinto sa aral sa shirk kasi kailangan mong himay-himayin yan. Hindi ka hihinto sa pag-aaral ng kufur kasi kailangan himay-himayin yan. Hindi yan dapat na tinitigil ng isang tao. Once na ang isang tao nakaramdam na mataas na ang kanyang kaalaman, yun ang may view. Doon nagkakaproblema ang tao. Ayaw ko nang mag-aral. Alam ko na yan. Diba? May mga ganong tao eh. Tauhid, araw-araw ko nalang pinag-aaralan yun eh. Once na ang isang tao, nakaramdam na ng ganun. Alam yung basong puno na? Kapag puno na, anong ibig sabihin nun? Pag pinuusan mo ba, may papasok pa? Wala na. Ganun ang problema sa tao. Once na ang isang tao, nakaramdam na, alam ko na lahat yan, puno na. Yun ang simula ng kanyang pagbagsak. Kasi bakit? Ang pag-aaral sa Islam, mula sa duyan hanggang sa libingan. So ini-encourage ko po kayo na pag-aralan ninyo ang mga basic na turo ng Islam. Dahil dito po sa pag-aaral namin ng mga basic na turo ng Islam na ito, magiging panatag tayo na tama yung tinatahak nating Islam. Tandaan ninyo, napakarami ngayong mga sektang naglipa na sa buong mundo ng kamusliman. Di pa natin natalakay yung tukol sa Shia, tukol sa Sufi, sa Kuburiya, sa Tablig. Hindi pa natin tinatalakay ang mga yun eh. Ang tinatalakay natin ngayon, yung purong ano natin sa pananampalataya ng Islam. Eh, paano pag naka-encounter kayo ng ganun kasi ng mga tao na hindi ninyo alam ang basic ng Islam? Tauhid, kufur, shirk, nifaq, hindi nyo alam yun. Mas mahirap. So, balik-balikan ninyo, hindi masamang balik-balikan ang turo ng Islam. Wala na kaming sasabihin dito na bago. Lahat ng sinabi namin, sinabi na ni Propeta Muhammad at sinabi na ng mga scholars. Pero ganun, ang Islam ganun, continuous yan. Hindi mo sasabihin, palagi na lang nagsasala. Hindi, yun ang Islam.
Ang Islam ay paulit-ulit ka nagpa-fasting, paulit-ulit ka nagsasala, paulit-ulit kang lahat, paulit-ulit. Kasi bakit? Yun ang dahilan, kumbaga yun ang kondisyon na kung saan makakukuha mo yung sinabi ni Allah, mamamatay kang Muslim. Kung paulit-ulit mong ginagawa ang Islam. Kasi anytime pwede kang mamatay, pero pag paulit-ulit, walang chance ang kamatayan na hindi ka Muslim. Paulit-ulit mong ginagawa, salah. Sana, salah lahat. So doon ka mamamatay sa Islam. Kasi sabi ni Allah, wala tamutun na ilaw antum muslimun. Huwag kayong mamamatay, maliban na lamang na kayo ay Muslim. So pag-aralan nyo po ang Islam, pag-aralan po natin at ulit-ulitin natin insya Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa kaalaman, dito liliwanag yung ating pananaw. At dito titipay ang ating pagiging Muslim. Kung wala kang kaalaman sa Islam, wallahi kapatid, madali kang matatangay ng mga pagsubok at mga problema, at madali kang matatangay ng mga taong ang gustong gawin sa buhay ay manligaw ng manligaw. Marami dyan sa paligid natin nanliligaw ng tamang landas. So hanggang dito na lang, maraming salamat. At kung may mga katanungan siguro kayo, mamaya, inshallah, baka may open forum tayo, inshallah. So hanggang dito na lang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.